May assumption dito, nakakaloka. Ito sa pinaka-juicy. Nagpadagdag daw ng boobs. Oh my goodness! Hey guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I am Helen on Fleek and I'm not your typical beauty vlogger. And for today's video, is isa sa pinaka-trending na videos. Ilang weeks ago or months, charot, madagal ko na siyang natanong sa aking Instagram stories. So, babasahin natin ngayon ang mga assumptions niyo about me. So, may mga assumptions dito na nakakaloka, sobrang juicy yung iba, parang gusto ko na ma-offend, charot. First assumption is mayaman. Mayaman ba ako? Hindi po kami mayaman. Basta ngayon, ako na nagsusupport sa sarili ko. Nag-work din naman na mabuti yung parehas na magulang ko. Medyo comfortable yung buhay namin. Pero syempre, nagdaan talaga kami sa mga financial struggles ng mga panahong una. Pero hindi ko talaga masasabi kami ay richy-rich. Walwalera daw me. Ano? Wow! Nag-isip, walwalera kapag weekends. Charot. Depende sa mood ko. Pwedeng maging extreme walwalera ko or may time na talagang sobrang KJ lang ako sa party. Ganyan, di ako iinom or whatever. Pero napakababa ng alcohol tolerance ko. Kung napanood niyo yung vlog ko na yung kuryenta nung girl, halos talagang sumuko na ako sa vlog niya. Parang wag na buksan natin to i-video ganyan. Sobrang daming pera. Ano pa yan? Nakakaloka. Sana yung mga assumptions na nagiging totoo. Charot. Okay, next assumption. Gusto palaging malinis. Ayaw sa makalat. Hi, Ate Helen. Actually, medyo opposite ko to. Unfortunately, makalat talaga ako sa gamit. I hope I'm as malinis as yung other people na talagang Marie Kondo level sa pag-organize sa mga gamit. Isa yung skill na kailangan ko siya matutunan. Simple. Yes. Feeling ko, hindi naman ako sobrang simpleng klase ng tao. Medyo may levels of extra din ako sa buhay. Pero again, depende siya sa mood. Pero mas madalas sa akin, medyo mas extra. Magaling makisama. Yan. Kung familiar kayo dun sa mga personality test, yung mga ENF, ABCDFG, feeling ako na klase ng person na parang mas mag-a-adjust ako sa kung paano ka as a person kaysa eksakan ka mag-adjust, ganon. Kasi hindi ko matitiis yung araw na kapag naisip ko na hala, baka inisip niya, ano, ang hirap ko, ang bigat kong kasama, parang ganon. Mas ako yung mag-a-adjust sa'yo kaysa ikaw yung mag-a-adjust sa akin. So, yan. Para wala kayo, wala tayong problema. Mataas ang self-confidence. Masasabi ko naman na kung ano itsura ko ngayon, kung anong meron ako, masaya ako sa kung anong meron ako. Next assumption is sometimes you feel conscious sa iyong body. Of course, lagi ko naman ito sinasabi na may times ako na ang baba ng ang aking confidence. May times na hindi ako happy sa kung anong itsura ko. Pero what I do, I sometimes tinitingnan ko yung mga iba kong photos, yung mga caption ko, yung mga sobra pang ano nun. Nanood ako sa Netflix, especially RuPaul's Drag Race. I mean, sobrang ano, no? Sobrang weird paano ko siya na-connect. Pero sobrang kasi nakaka-inspire yung mga tao sa RuPaul's Drag Race na parang especially may mga queens doon na super laki nila, but then kung paano nila i-carry yung sarili nila on how they put on makeup, on how they style their outfits, sobrang nakaka-inspire. And through that, na kahit sobrang papapakinggan at sa panonood lang, bumabalik yung confidence sa sarili ko, ganon. Ang sarap mo siguro kasama, haha, sobrang kalog mo, sobra, ganon. Nag-aambag naman ako sa inuman, ganon. Kaya ano, masarap naman akong kasama kasi hindi ako mabigat. Madalas ayoko ng mga dead air, yung ganyan. So, let's kunyari sa crowd, pag ano, bago ka, ikaw, i-approach kita, yung mga ganyan, ayoko binali-left out. So, sana, ayan, sana pag nagkasama tayo, maramdaman mo yun sa akin. Juicy daw ako. Ano yung ibig sabihin ng juicy daw ako? Juicy ba yung mga chismis ko? Gano'n? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung juicy ba ako. Hindi ko masagot, girl, kasi hindi ko alam kung paano, anong atake yung gusto mong sagot ka sa juicy ka daw. Masungit ka, tsaka suplada, and lighter. Oh my God! Sabi nun. Pero,
nung nakasama ka namin, di pala. Yes! So, yan. Nakasama ko na siya, guys. Marami talaga ang nagsasabi sa akin every time. Kasi parang, mga trip ako dati, parang, anong first impression mo? Pag yung mga long-time friends ko na, anong first impression mo sa akin? Ganyan-ganyan. Ang sasabi nila, ang sungit ko daw, parang suplada, ganyan. Hindi ko alam kung saan nila na-vibe yun. Pero, ilang beses ko na nga siyang narinig. Siguro kasi, pag nagdamit din ako, parang, minsan may times na parang hindi akma ako sa pupuntahan. Parang sobrang, parang over, minsan overdressed ako sa pupuntahan kung simple lang yung mga ganun. Ah, alam ko na. Mahiyain kasi ako in person, I swear. Parang first time tayong magkikita. Kunyari, ako yung bagong salta sa isang crowd, ganyan. Hindi ako magsasalita, guys. As in, kung sino yung kasama ko kilala, ibubulong ko lang sa kanya yung mga sasabihin ko. Pero pag, kunyari, naka-ano na ako, naka-let loose na ako, ayan, magiging okay na tayo. Pero sa first talaga nating meeting and sa crowd especially, sobrang ano ako, sobrang mahihiyain ako. And siguro it will come off na masungit or suplada. Kahit napakalakas ng boses ko, ang ingay ng bibig ko, guys. First time tayo mag-meet, naku, di tayo mag-uusap. Okay. Alak is life. Ang next assumption. Alak is life kasi masaya ako pag may alcohol. Pero mababa alcohol tolerance ko, guys. As in, ako yung klase ng susuka, pero hindi susuko. Skills. Pwede ko lagay sa resume ko yan. Charot. Kung tatanungin niyo ako ng favorite kong alak, siguro, masasabi ko, mahilig ako sa Alfonso. Sa soju na may Yakult, ayan, maiba lang, no? Share ko lang din. Tapos, sa totoo lang, napaka-low maintenance ko pagdating sa alak. Sinasabi ko, kahit anong painom mo sa akin, wag lang tubig kanal. Hindi ako fancy kasi nga, wala po nakaibasahan dahil lahat yung isusuka ko lang din. And isa akong biktima, oo, ng Asian flushing. Lahat mamumula, guys. Grabe yun. Next assumption ay kalog to the max. Kasi feeling ko naman ay napakakalog kong tao. Pero ang nakakakita lang talaga nun sa akin yung mga nakakasama ko na ng ilang beses. Hindi, kapag first time tayo nag-meet again, sobrang mahiyain ko. Super buhay na tao. Never boring. Ayun nga, kasi ayoko ng dead air. Kailangan kong gumawa ng topic, ganyan, or kung ano mang pag-uusapan. Minsan nga, ang gagawin ko na lang, meron akong app sa cellphone ko ng mga games. So, kapag parang nagiging ano na yung sitwasyon, parang tahimik na, ganyan, wala na mapag-usapan. Okay, guys, maglalaro tayo ng Pinoy Henyo. Kasi walang hindi go sa Pinoy Hen. May assumption dito nakakaloka. Isa to sa pinaka-juicy. Nagpadagdag daw ng boobs. Oh my goodness! Alam niyo na, better transparent ako sa inyo, guys. Ang panagawa ko pa lang sa aking mukha ay ang aking... Actually, hindi naman siya surgery. Pero yan, nagpapaayos ako ng nose. Pero wala, guys. Wala akong retoke pang ibang ginawa sa katawan na ito. Nakakaloka yung tanong. And... wala naman akong ano anything against with people na nagpapalagay or nagpapadagdag ng... Yes, oo, no. Bilis, lobat na ako. Hindi, trip ko lang mo dito. Wala akong anything against sa people na nagpapalagay ng or nagpapadagdag kasi ginusto mo yan and kung feeling mo doon ka mas confident, so go push, girl. Kalog at dim art. Ayan, di ba parang lata, ingay lang, kalog lang, kalog. Hindi naman ako magmamalinis na wala akong kaartihan sa katawan, pero mas madalas nga, ano naman ako, okay naman, hindi naman ako super arte na, ano, na klase ng tao na, ew, oh my god! Pero may times akong choosy, ganun na lang, ganun natin siya sabihin. Super bait, to the point na sasagot talaga, kahit sa walang kwentang DM. Loka. May mga days na nagbabasa ako talaga ng mga DMs. May days na hindi pa. So, minsan kahit super random ng DM sasagutin ko. Kasi syempre, parang at least iba nakakausap ko kayo. Especially, minsan may mga tanong naman talaga na saan mo nabili mga ganyan. Yung mga effective ba talaga? Ganun. So, yan. Sasagot talaga ako. Kasi syempre, pag binablog ko yon dapat para may follow-up. Hindi lang siya bastang pinost ko yung vlog. Ganun. Gimikera, tsaka happy-go-lucky. Nakakaloka. Siguro kasi nga yung mga story ko, no? Grabe yung mga tingin niya sa akin. Mahilig lang talaga ako lumabas, guys. Yung mga kaibigan ko din kasi mahilig lumabas. So, sama lang din ako sa kanila. Ganyan. Mahinhin na kalog. Siguro hindi ako mahinhin dahil napakalakas talaga ng boses ko. Malakas ako tumawa. Ganyan. Pero mahihiyain ako, yes.
Tapos ito, honestly, you have a really positive aura, kaya I took you for a humble person and you actually are. Love you. Oh, girl! Thank you. Hindi ko alam kung ano nasagot ko, pero thank you na ganun yung tingin mo sa akin. And I'm super happy na na-meet din kita. Ito, si Myri Canes. Meron siyang YouTube channel, guys. Ang ganda ng mga looks na ginagawa niya. And also, you can subscribe to her channel. Tried exercising and dieting but realized that it wasn't for you. If this is true, same. Ako, tinatry ko mag-exercise na regularly. Like, nag-enroll na ako sa gym, ganyan. Kasi gusto ko maging active yung aking lifestyle. But I don't see it as something na talagang mag-trim down ako ng super, super liit ko. But before, ganun talaga ako. Ganun ako mag-isip. Like, grabe yung diet, yung mga ganyan. Kaya may times na, kunyari, i-backtrack niyo yung mga, oh my gosh, pero wag na. I suggest na wag niyo nang i-backtrack. Pero, kung panoorin niyo yung isa sa mga una kong video, first 5 uploads, iba yung itsura ng katawan ko kasi talagang nagagamot ako yung mga ganun na unhealthy dieting, guys. Ang tingin ko for that is parang pumayat ng malala. But now, I do it because I want my lifestyle to be active, especially na home-based. Dito na ako sa bahay nag-work, ganyan. Wala akong masyadong lakad outside the house. Bitchy, rich girl, ganyan. Nandja-judge. Oh my gosh! Nakilala kayo nag-send nito, guys. Hindi po ako ganun. Nakakaloka lang. Kasi sabi ko nga na parang siguro sometimes I come off as suplada kasi nga hindi ako agad na mamansin or hindi ako nakikibo ng ibang tao. Kapag di ko kilala kasi nga nahihiya ako. Kalog, night person, madaming friend na artista, mabait, matalino, may... Grabe! Parang lakas makaslambok yung mga description. Night person ako, yes. Madaming friend na artista, hindi. Matalino, hindi ako valedictorian, hindi ako mga cum laude, ganyan. Pero nakagraduate naman. Tapos mayaman, again, ayun, nasagot ko lang to kanina. Hindi snob sa viewers sa comment section. Yes! I really, really try my best na makakapag-comment back agad sa mga nagko-comment sa akin. Kasi yun na yung way yung nakakapag-usap tayo, diba? Lastly, nagkaroon ng most embarrassing moment and then act like nothing happened. Hindi ko kaya yung act like nothing happened. Like, hanggang maalala ko talaga and ikikwento ko pa ulit. Pero ito siguro yung most embarrassing moment ng buhay ko, no? Meron kasi kami tinatawag na Happy Thursday. So, meron kaming favorite na inuman place sa Taft. Ang pangalan niya, Beach. Diyos ko, napaka-classic. Kung alam niyo yung beach, comment down below or give it a thumbs up, girl, para malaman ko yung mga beachgoers dito. So, yeah, sa beach, meron kasi silang coffee tables. Siyempre, ang out time, mga 4 p.m. yung kasama kayo mga blockmates ko. And then, so, nag-iinom kami. Tapos, coffee table siya, guys. Ganyan. Tapos, ako nakapuha ko dito. So, tapos sa kabilang table, yung friend ko na isa. Sabi niya, Helen, punta ka dito. Siyempre, enggang-engga na si bakla kasi alas 4 pa lang, nagiinom na. Parang mga alas 7 na yun. Basta madilim na yun eh. Tapos, Happy Thursday, ganyan. So, daming tao, daming alak, daming allowance, charot. Tapos, girl, kapag tayo ko ng ganyan, to yung table, pa! Malaglag si bakla sa gitna ng table. Nabasag yung table. Sobrang nakakahiya kasi as in bumaba lahat ng ala ko sa ulo. Nabasag yung table, narinig ng buong beach as in nagsigaw sila ng mga hey, happy birthday, kumagano sila. Nakakahiya talaga to the point na sabi ko, sana nasugatan ako pagtayo ko para maawa sila sa akin. Ganun, sobrang nakakahiya guys kasi nabasag ko yung mesa sa bigat kong to. Nabasag ko yung coffee table, tapos nasira yung araw ng mga kasama ko. Hindi ko makakalimutan yun at palagi ko siyang ikikwento sa mga tao. Ang nangyari naman doon, dahil yung isa kong friend, napakalakas na doon sa beach na may-ari. Sabi na lang niya, huwag niya nang bayaran, uminom na lang kayo ulit, ganyan. So, yun na yung ginawa. Pero yan, isa yun sa pinaka-memorable moments ko and most embarrassing moments sa buhay ko na hindi ko kayang parang walang nangyari. Kailangan ko siyang dibdibin sa buong buhay ko. So, yan. So, this is it for today's video. And I hope you guys enjoyed this video. And sana, mas nakilala niyo pa ako through this video. So, yan. Thank you guys so much for watching. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow
me on Instagram at HelenOnFleek and Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!